Ready? Assalamualaikum po. Magandang araw sa inyong lahat. Meron po ako ditong hawak na isang Ford Mark IV Series 80 1911 model. Ito po ay 9mm pistol. At yung pong may-ari nito, isang pretty ay medyo nagandahan doon sa ano kong ginawa. Kaya gusto rin niyang ipagawa itong kanyang baril. Wala po itong sira. Alam po ninyo sila ay pag nakita ng maganda, gusto rin pagandahin yung kanilang baril. So gagawin natin personalize yung kanyang grip. Gagawa po tayo ng grip nito. Kaya mo? Nahirapan nga ako eh. Baka kayo, kaya nyo. Madali yan, Brad. Madali po itong gawin. Paano masabi? Kung ako'y masusundan ninyo, kayang-kaya rin po ninyo itong gawin kahit sa bahay lang. Say what? Kaya yung mga merong 1911 dyan, ako kayo mga military, pulis, sa yung mga alam ko yung mga shooter, mga mahilig kayong magpaganda ng inyong baril, eh baka magustuhan ninyo yung aking gagawin na grip. So, umpisahan po natin ito. Unang-una, for major rules ng gun safety, when you hold your gun, always trigger finger off. And yung number one natin ay consider all firearms as it is loaded. So, kahit ito'y walang bala, isipin natin may bala para hindi tayo ma-aksidente, hindi natin ito mapaglaruan. So, chichikin natin ang kanyang chamber, tanggalin natin yung kanyang magazine. Wala na itong magazine, oh. At ating chicken, tapos i-handle down natin sa safe direction. Yeah! Okay, para kayo makasigurado, kumadilim, feel pa ninyo ng daliri. Hammer down natin. Okay. Ngayon, una natin tatanggalin. Totoo lang, oh. Original yata itong grip niya. May logo pa ng Colt. Pero titingnan natin sa bandang huli kung alin ang mas maganda. Natanggalin natin itong kanyang grip. Rubberized itong grip niya. Hindi naman parang pakmayer. Wala naman tatak. So, ito ang itsura ng kanyang grip. Ang tsura ng kanyang grip. At para hindi mawala yung kanyang mga tornilyo, ibabalik po natin siya. Ibalik natin siya. So, bago natin itabi itong baril. Ngayon po, yung una kong ginawa nito ay nara. Itong kahoy na ito, ay bawas na. Eh, nagustuhan nung kaibigan niya. Kaya dito rin tayo kukuha. Itong nara po na ito'y ugat. Galing pa po ito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Nabili ko ito sa Pili. Dinala ko lang dito sa Queen. So, dito tayo kukuha ng gagawin nating grip. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung kapal. Tapos, ginuhitan ko siya. Ito. Binitan ko siya, kabila, at dito ako babawas. Okay! Pero kung kukuha po tayo ng kapal, siguraduhin natin na mas makapal. Kung ito man ay, ang kapal nito ay 7mm, eh, naguhit ako ng 10. Kasi magkakamiron tayo ng paglalagari, mas madaling magpanipis. So, let's do it. Ating gagawin na to. Kaya nga, I did it my way. Kaya kayo!
Tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Tapos po tayong mag-cut ng isang piraso at matapos nating malinis yung dalawang mukha, yung magkabila, titignan po natin kung alin yung magandang grain, yung may yung labas na labas yung kanyang pagkakahoy. So, sa tingin ko po, itong side na ito ang maganda kaysa dito sa kabila. Dahil ito, may hindi man magkaka... Dalawa po ito eh. Kunin natin, hindi man magkakapareho. So ito po ang magiging panlabas. At ito magiging panloob. Meron po itong magiging panlabas. Kaya ang gagawin natin dito ay guguhitan na natin siya. So papo tayo ng lapis at guguhitan na natin siya para makat na natin. Ito po ay makapal pa. Huwag ka kagad tayong kukuha ng isang kapal dahil hindi po natin maiwasan na sa paglilinis natin ito yung masisira. So, mas madali na po ang magpanipis nito. So, guguhitan na po natin. Ito po ay magiging panlabas niya. Ito na po yung piraso ng kahoy na ating binawas doon sa malaking kahoy. So, mapapansin nyo maliit na siya. Bakit po ito isa lang? Isa lang ito dahil bibiyakin natin ito para yung grain niya magka pareho o kaya magkasimilar. At mapapansin din ninyo dito sa original na grip niya na mahaba yung isa. Kaya mahaba yung isa. So ang ginawa ko, ang kinuha kong pattern, ito yung pattern na kinuha ko, ay mahaba din siya. Yan, puputulin ko pa siya dito. Oh. Ang kinuha kong pattern ay mahaba din siya. Hindi ko kinuha yung maigsi. Para pag bini ako, yung maigsi ay ibabawas ko na lamang. Puputulin ko na lamang yung para sa kabila. Magbabawas. Eh kung ang kinuha ko itong maigsi na pattern, eh di na tayo makapagdugsong sa kahoy. Magdugsong man, eh pangit. Wala na sa forma. So, mapapansin ninyo na ito ay makapal. So, ito ay hatiin ko sa gitna. Para po maisakto natin gitnang gitna, ang hati natin, makikita po ninyo yung improvise ko itong ginawa. Galing ya. My way, sabi niya. Naglagay ako ng, nagkat ako dito ng 90 degrees. Yan. Nagkat ako ng 90 degrees. Ito po ay lang. Pwede ninyo ma-improvise ito. Ito ay idea ko lang. Tapos nagpako ako dito. Ang distansya po ng pako na yan ay kung ano ang gitna nitong paglalagarian o paghahatian. So, para maganda, ilagay natin yan. At nandun yung pako, maliit na nakalutaw, maliit na portion lang, para po, yan ay pangguhit natin. So, paano pangguhit yan? Ilalagay natin dito yung ating kinap na grip. At i-slide natin. Ganyan. Sorry. Ilalagay natin ganyan. Babalik-balik natin na ganyan. Pagkatapos ay babalik natin uli. Kabila namang side. Kabilang namang side, paikot po. Paikot, kabilang side, paikot. Okay, pabalik-balik. Kabilang side na naman. Okay.
Okay, kabila na naman side, yung dulo. Yan. So, mapapansin po ninyo, yung guhit niya. Eh, dalawa yung guhit. Ano po? Kahit dito, dalawa din yung guhit. Dalawang guhit. Kasi po, hindi natin na eksakto na equal yung pagkapapako natin dito. Mahirap pong ano yun, tansyahin yun eh. Pero it doesn't matter. Okay, no problem. Kasi yung talim ng lagari, padadaanin lang natin dun sa pagitan ng dalawang guhit. Dun lamang natin padadaanin yung lagari para makuha natin yung gitna. Ano po? So, walang problema. Basta importante, nakuha natin yung gitna ng kahoy na ating bibiyakin para ito ay maging dalawa. So, gagawin po natin, hindi po natin siya gagamitan ito. Kasi kung ito po ang gagamitin natin ay malaki ang kakainin niya at saka ito ay maghaspang ito. Baka ang mangyari ay magnipis naman yung ating pwede ito kung talagang makapal pa itong kahoy natin. Pero ito ay baka pag yun ang ginamit natin, hindi na natin makuha yung kanyang yung kapal nitong grip kasi madadamage ng malaki. So ang gagamitin po natin lagari, itong manipis na lang, pambakal. Wala pong problema, gamitin natin pambakal. Medyo mabagal pero sure naman. So, atin pong umpisahan, madulo. Sa gitna-gitna po ng dalawang guhit, natin padadaanin yung lagari. So, dito. Mas maganda po kung patatalaban muna natin ng paikot. Paikutan muna natin siya para meron po tayong magiging guide. So, ito na yung ating kahoy na materialis. Ito, nakat ko na rin yung plastic na manipis. Option lang to ha. Pwedeng wala. Kasi sa akin, protection ito para hindi, pag nakalapat siya dun sa baril, hindi siya mag-absorb ng anumang langis. The cleaning materials na panlilinis sa baril. Pag nilinis, hindi siya mag-absorb. So, ilalagay na natin to. Ito, pwede rin yung idikit ng rugby. O kahit anong magandang glue, marami namang commercial glue. So ang gagamitin ko ito ay itong Acfix na to. At ito ay sa tingin ko ay maganda. Ngayon ko lang ito gagamitin. Maganda itong pangdikit. Natin. Bago natin na sprayan, ito nga pala yung ano niya, yung para pampakapit o pampatigas ng glue. Ito, bago natin sprayan. Tingnan muna natin kung madali. Tanggalin muna natin ito dito para mamaya hindi na natin makuha. Diyo. Kaya ikapit ulit natin siya dyan. Ito ay pangpatigas ng glue. Kahit anong klaseng glue po ang i-ano ninyo dito, ikapit. Rugby, dating ginagamit ko din yan. Kinubukan ko lang to. Ayan. Kaya ito, pampatibay ito sa kahoy at saka protection na rin para sa mga langis. Ito yung, huwag ninyo kalimutan, ito yung pang ilalim.
Yung pangilalim. So, ang sunod po naman natin dito ang gagawin ay yung pagbubutas na. Ito. So, gagamitin natin itong guide. You what? Bago natin butasin. So, tingnan natin ito, yung outside. Yun ang ilalagay natin dito. Bubutasin natin itong tornilyohan niya. Yun. Na kailangan ay maganda ang ating pagkakalagay. Yan. Atin itong bubutasan. Yun na rin, laki na yun ang bubutas natin. Itong size ng barina, susukat lang ninyo dito sa butas niya. Yun, eksakto siya doon. Yun ang gagamitin ninyo. Tapos, gagawin lang ninyong guide itong luma niyang itong pinagkopyahan ninyo. Ganyan. Sa bumbutasan ninyo ng lampasan. Tapos na natin itong isa. Ito naman kabila. Ganon din ang pamamaraan. Yung panloob, yung panlabas. Kung mapapansin ninyo, itong binutasan natin ay yung ulo ng tornilyo ay nakalutang. Samantalang ito namang original niya na pinagkopyahan natin ay nakalubog. So lalagyan natin siya ng mas malaking, bubutasan natin sa entrada lang ng mas malaking barina na kasukat ng ulo nitong tornilyo para makalubog yung tornilyo niya. Ito ang sukat niya ay 7 mm. So, kung wala kayong pansukat, dito ninyo siya isukat. Oh. Ito. Yun, oh. Hindi siya lalapas. Yan ninyo siya isukat. So, ito ang susukat natin na mababaw lang, hindi lampasan. Natin ito, isusukat muna natin sa baril, saka natin isi-shape itong labas. So, nung sinukat natin siya, pansin natin, hindi siya lumapat. Ang dahilan po ay, ito ay dapat, ito ay medyo malaki din yung puno niya. Kailangan ay, kung ano ginawa natin doon sa ibabaw, ganun din barinaan natin. Babarinahan din po natin ito ng konti, kamukha nitong nandito, pero mas mababaw siya para po lumapat lang siya. Ang isa pa pong dahilan nito kung bakit hindi siya lalapat ay dahil nitong okay. Pin nito.
itong para sa kanyang spring guide dito sa grip. Ito ay nakalutang siya. Ito, nakabila. Kaya hindi siya lalapat. So, kaya mapapansin ninyo yung original, yung tapat niya may kaltas. Ayan o, magkabila, may kaltas. Ha! Galim! So, pag ako'y gumagawa, ang pinamimili ko yung customer kung gusto niya may kaltas o gusto niya wala. So, ang ginagawa ko muna dyan ay bubutasan ko lang muna siya ng mababa para lumapat lang siya. Ngayon, kung gusto ng customer ay kaltasan, kakaltasan ko. So, ito muna ay bubutasan ko lang muna. Kasabay nitong itong pinakang guide ng ano niya, second nut niya. So, ikabit na natin. Lagyan natin ito ninyo. A few moments later. So, ito na po siya. Oh, iba. Ito po yung tinatawag natin na nakapiting na siya. Ito ang pinagbubutihan ko sa paggagawa ng mga grip. Yung tinatawag na piting. Kasi kung yan ay kawang-kawang dyan, hindi po magandang tingnan. Kaya ito ay nakapit na ito, nakaayos na yung tornilyo niya. Itong kaltas dito, ito po ay ano, choose na ng may-ari yan. Kung gusto niyang kaltasan niya, kamukha ng original na ganito. Pero it doesn't matter po kung walang kaltas yun. Nasa may-ari na po yan. Kaya ipapahuli ko na muna to at isasanggulit ko muna sa may-ari. Kaya ito yung nakapiting na. Ang sunod na step na po dito ay yung panlabas na. Ito ang susunod natin yung panlabas na dyan. Pag naayos na natin yung labas, malinis na natin yung mga gilid, ay ikikiring na natin. Kaya ito na siya. Medyo mayugis na siya. Mapansin natin, napakaganda ng kahoy na nara. So, tatanggalin na uli natin siya. So, gagayahin na natin itong kanyang shape nito. Parang ano siya, turtle back. Curve siya. So, ginagamit ako ito ng katam. Pero mahirap siyang katamin kasi maliit eh. Ginagawa ko dyan. I did it my way. Like this. But careful lang. Para hindi madali ang mga daliri. Huwag ko kayo mag-alala. Sanay ho ako sa mabilis at malinis na trabaho. Para lang kayo nag-ano, gagad-gad ng yelo. Okay, ang titingnan lang ninyo yung kapal nitong edge niya. Yan yung gagayahin ninyo. Ayun o. Oh my God! Wow! So, makapal pa ito, isa dito. Yun lang ang gagayahin ninyo. Pag nakuha na ninyo yan, papunta na kayo dito. Yan, kukunin na ninyo yung kapal ninyo. Tapos, susukatin na ninyo yung kapal nito. Ang kapal niya. Ito na yung ginawa natin na grip. Parang tapos na, pero hindi pa maganda. Ito ay pagagandahin natin. Lalagyan natin ng cheeky ring dito. Lalagyan natin ng design. Ito ay nakapit na doon sa kanyang receiver, sa kanyang baril na paglalagyan. At ang gusto ng may-ari, itong logo ng Colt ay ilalagay natin din dito sa gitna. Ang gagawin natin,
ay bago natin ito i-finish, bubutasan muna natin ito ng kakasya itong kanyang logo. Do it! Just do it! Kasi kung finish na siya at saka tayo magbubutas, eh baka lalong pumangit yung ating ginawa. So okay, yung pag-finish ay talagang panghuli lagi yun. Liliyahin natin ito at lalagyan natin si Kering. Yun ang panghuli. So ang gagawin natin, eh susukatin muna natin ang gitna nito, yung kanya paglalagyan. So ito, ayun, kunin natin yung kalahati nito. Kunin natin kalahati. At saka itong kalahati nito. Kalahati nitong haba. Ayun, kunin natin. Lagyan natin ng marka. Pabakatin natin. Ganun din sa kabila. Ayun. At kunin din natin yung kalahati nun. Tapos, yung bakat, lalagyan na natin ng talab na lapis. Yun ang center ng butas. Yun. Yan din ito. Ayun ang center ng butas. May marka na. Tapos, tatanggalin naman natin ito. Ito ay nakarimatsi dito sa kabila. So, babarinan muna natin ng konti para matanggal yung kanyang rimatsi. Ayan siya. Pagkatapos ay papansirin natin siya dito. Tandaan lang at huwag natin masisira. Ayan, tandaan natin isa. Ito po siya. At yun pang isa. So, natanggal na natin siya. Kaya, ito ay gagayahin lang natin ito. So, hanap tayo ng barina na sinlaki nito. At saka yung butas na yun. Do it! Gagayahin natin siya. Just do it! So, ito na yung ating natanggal na logo. Ngayon ay sukatin natin itong pinakampaan niya. Ang sukat niya ay 5 mm. So kailangan natin ng 5 mm na butas. Bubutasan natin ito. Yan, ginuitan ko na yung gitna. Dito bubutasan natin ito ng lampasan. Pagkatapos, itong laki na to, yung pinakanlaki ng logo, to, yan. Ang sukat niya ay 13. So ito, 13 siya. Ngayon, unahin muna natin ang pagbutas itong 5. Tapos, ang pagbutas itong 13, ay yung tama lamang nalalim na nakalubog to. Hindi naman masyadong malalim. Kasi ano lang to, kukontrolin lang natin. Gamitan na natin ang drill press. So, unahin muna natin itong drill na 5 mm lampasan ito. Drilling ko ito. Kagad natin bibiglain na malaking barina. Umpisa muna tayo sa maliit. Ganitong ka. Umpisa muna tayo dito sa 7. Kasi pagka sobrang laki kagad, eh baka mabiyak yung kahoy. Baka sumabit. Eh, ingat tayo, ingat. Kasi patapos na eh. Baka biglang sumabit. Di baling medyo matagal. Ito na. Ang butas po nito ay hindi lampasan. Kakalkulahin lang natin yung lalim. Okay.
Another one. Another one. And another one. Ngayon, yung kabila, medyo palakihin din natin kasi magre-rebits tayo dito mamaya eh. Yung paa niya, yung pinaka-paa niya, palakihin na rin natin siya. At yun, parang nilinis pa rin natin siya. Ayun o. Wow! Ito yung likod. Kasi lalampas yung paa dyan, habubukay natin para hindi siya matanggal. Ngayon, sunod natin ay number 10 na barina. Ngayon, itong malaki na. Panghuli. So, ito na ang gagamitin natin ay medyo maingat na tayo. Gandahan lang, gandahan. Meanwhile, I think tama na po ito. Magsusukat muna tayo, tama na muna yan. So, lilinisin lang natin konti. Papainal natin. Yun. Kung sakali nga mapalalim, maglalagay tayo ng pati sa ilalim para mixakto siya. Okay. I think okay siya. Susukat naman natin. Okay. So, ito na po. Nabutasan na natin. At isusukat na natin yung ating logo. O, dapat nakatayo siyempre yung ulo. Para nakabalin ito. Sukat lang ito. Yan. Ayan na yung anong logo natin. Ay, sakto na. Parang tapos na pero hindi pa po yan tapos kasi ang pag-iisakto po niya lalagyan natin siya ng glue sa loob para hindi siya matanggal at saka dito lalagyan din natin siya ng glue dito loob at labas kaya ang gagawin natin ito bago natin siya eksakto pipinis muna natin ito siyempre pag magpipinis tayo tatanggalin natin ito baka matamaan ang paglilihan natin eh puputi kulay gold to eh ang gagawin natin ngayon mag kikinis tayo, lilihain na natin. So ito na po yung ginawa kong design. Lalagyan ko siya ng isang diamond na malaki dito. Yan. Renewin po ang diamond na yan. Diyan ako mag-uumpisa ng pag-chickering. Yan. Nag-layout muna ako ng guhit. Yung magkabila. Tapos yung mga tornilyohan, lagyan ko yung diamond yung border niya. Ganon din dito sa baba. Ganon din dyan. Titingnan natin kung ano ang magiging kalalabasan ng design na to. So bali, isang malaking diamond. At saka dalawang maliit na diamond dito sa tornilyohan niya. Kaya ito na ang ating ginawang pattern. Ang ginawa ko po dyan, kinuha ko yung gitna nito. Gitnang guhit. Tapos sumukat ako dito. Mula dito hanggang dyan, parehong distansya. Mula dito hanggang dyan, parehong distansya. Tapos ito mula dito, parehong distansya din. Parehong. Tapos ikinunik ko yung guhit na yan. Ganon din dito, ikinunik ko yan. At yung pa-cross na guhit, ganun. Pinagpunik-unik ko lamang po yung mga point na yun. Yan o, makikita niyo. At yun po ang pag-umpisahan ng diamond design.
pag habang pumupunta po dito ang Diamond at umabot na yan dito, i-stop po tayo para makuha din natin itong Diamond nito. Kasi depende po yan sa lalaki ng agwat ng ating gagawing pan-chickering. Kaya ito ay ready na sa pag-chickering. Okay, let's continue. As you can see, I'm not wearing my uniform today. It's because we don't have work. Kuwait ay lockdown ngayon. Walang trabaho lahat ang mga government at private. So isa kami sa mga napiktuhan. Pero ito hindi hadlang para ituloy ko ang aking vlog. Ako naman ay nandito lang sa accommodation at malapit lang itong kumpanya namin. So nakakapasok din ako dito sa aking workshop kahit walang pasok. So naituloy ko pa rin yung aking project na how to make 1911 grip o how to customize your 1911 grip. But before that, shout out muna sa aking pamangkin diyan sa Dubai. Yung maganda kong pamangkin na si Ria Montilibano. Ria, ka dyan. At yung kapatid niya ang gwapo na si Edo Montilibano. Yan, shout out sa inyo. Now, ito na yung ginawa kong grip. One pair lang ito. Ito yung left side. Okay, wala pa yung ano, wala pa yung logo. Hindi pa ito tapos. It's not just finished. So, as you can see, there's a chickering now. Na-chicker ko na to. But intentionally, I did not show the procedure on how to chicken. Pero explain ko sa inyo yan kung paano ko ginawa. Because I have episode on how to chicken. You can watch it in my another vlog. Pero how did I chicken this grip? First, unang-una, gumawa ko ng line drawing ng big diamond. In the middle, we will put the Colt logo. Tapos, susundan ko na lang, I will follow that drawing or a line. Na-explain ko na kung paano pag-chickering. May ginagamit tayong tool. Nagamitin ko na to. At kung masusundan ninyo ako sa aking pag-chickering. Because it's a small piece, it's very hard to chicker. That's indelible! That's incredible! Very hard to chicker, why? Because you cannot fold it properly. So we need a piece of wood. So let's screw this here. Okay! Now, we're gonna do properly. Okay. Let's continue. First, I use this single cutter to make a line on one side of the diamond going there until there, through and through. And then, using this double cutter, I make uneven parallel lines here. Isn't it amazing? Here, this is only line. This is only a guideline. But as you can see, I did not continue it only up there until here. Only until here. Here.
because the next step is I will make a parallel line here, going here, and I don't know if this line will be equally same line with this double cutter. So I make only until here, and we will see the result after this. Okay, look at this. After I make a parallel lines here using this double cutter, I intentionally stop here. So I did not continue the pincel. It's because if I will start from here, after I finish until here, I started from here, making a parallel line using this double cutter. And as you can see, the point is okay, but the line does not. So if I make this pencil a line using this cutter, it will make a double line. So this is what I did. Wow! Okay, now I will start from here. Now I will start from here, going here, and stop until here. I will stop until here, and then I will continue this side. I finished the two sides of the diamond, and now I will start it again here. Okay, as you can see, I continue this line. From here, I continue going here. But I skip line here. I stop here because I want to make a diamond here. And the checker appears here already. But this is only lines. Now, I will continue this going down here. So, I will finish this portion. Friend, siguradong successful to. A few inches later. Now, after I make lines here and here, these two sides, using this double cutter, I continue this line until the end, until there. Now, I did not the same procedure here. I did not continue this. I stopped this line, last line here, because I will start here, making parallel lines. Using this double cutter, I will start here, and we will see if this pencil line will make the same line. So let's do it. Okay, look, this is pretty good. After I finish this these two sides and this this side, I started making the last side starting here using this parallel lines. And when I reach here, the last line, is exactly line of the pencil. Okay, so this is much better. Unlike this one. So we will continue this by making more lines using this double cutter. You can start in any sides, just follow the flow.
just follow the flow using this tool cutter. But be careful on this diamond here in the screw. Now, as you can see, I finished all the lines here, except this portion. Because this tinkering tool will determine the last line or the borderline of the small diamond. So my tip is, when you make a pencil line, don't make it permanent with a cutter tool, a tinkering tool cutter, because maybe it will not be equal to the other side. So make it one side first, and then the other side, and then the next side until you complete all sides. Okay. So next step is we will tinker this portion. Okay, all line is finished. You can see clearly the diamond, the three diamonds, the big one and the two small for the screw. But this is not yet finished. We are on our halfway. It need more detailing. We need make 3 to 4 times passing this single line to make it more beautiful. So in tinkering, you need a lot of patience. And if you feel tired and you see that your line is not going straight anymore, you know, you need to be you need a rest or a break. So for a while, we'll stop this to have a coffee break. So this is it. I will call this a piece of art. In doing this, you need a lot of patience, and you have to make it carefully. So my next step is I will apply this Danish oil to make it more brighter. And if the customer wants more shining, this oil will do for shiny finish. So I will apply this Danish oil. So in applying this Danish oil, you need only a piece of clean cotton cloth. Shake it. And lay down. And I make this so it will not, so it will stay in a place. And then I apply like this.
television. Here it is. I will let it dry for 4 to 5 hours, and we will see the result. Tomorrow for sure. Yung ginamit nating Danish oil, at ito na yung result niya. Siya ay flat finish. Hey, that's pretty good. Subukan naman nating gawin siyang ano. Yung depend po yan sa customer kung gusto yung flat finish, kung gusto yung shiny. So subukan natin gawin itong shiny. Tingnan natin ang result. So, we will use the throw oil to make it shiny. This now the result, and after 4 to 5 hours to make it dry, we'll see the result. 6 hours later. Mga kapistoleros, ito na siya. I can feel it. Actually, ginawa ko siyang 2 coats. At ito ay tapos na, kakabit na lang natin sa baril at ilalagay natin yung logo. Okay, bago po natin ito tapusin ay shout out muna sa aking mga apo. Ito naman. Kay Prince, nasa Dubai, yung anak ng aking panganay na si Princess. Prince, kumusta ka dyan? Salamat sa paglagay mo ng subtitle sa aking episode na AR-15 Burst Problem. And din kay Enrich. How are you, Enrich? Shout out din kay maganda kong apo na si Shelly, anak ng aking padalawang anak na si Lord Charmeline, at sa kanyang kapatid na si Elma. Shout out sa inyo. Kumusta kayo dyan, mga apo? At kay Risha Putput. How are you, Risha? Kumusta kayo dyan? Okay? Yan po ang aking mga apo. Ngayon ito ay tapos na. Subukan naman nating lagyan ng applyan ng Staxin conditioner. Ang gagamitin po natin dito ay gamitan natin siya ng brush kasi siya ay hindi pwedeng gamitan ng plain cotton pagkat siya ay may chicken. Subukan natin para malinis at maging lalong fresh ang itsura niya. Bakin lang ninyo ng brushin, ganyan. So, siya ay matuyo. And then itong isa, kunti lang po. Ayun. Okay. Ang itsura niya. Kabit na natin yung kanyang logo na kailangan yung kabayo ay nakatayo. Ulo ay sa taas. Yun no?
Okay, at siyempre, para hindi siya matanggal, lagyan natin siya ng glue sa likod. Para siya ay tumigas. At ito ay kakabit na natin sa baril. So mga kapistoleros, ito na po ang paggawa at pag-customize ng 1911 grip. We interrupt this program for a special news bulletin. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na Pinoy Gunsmith. I did it my way. Kayo ay marami pang matututunan tabot ng aking makakaya. At kung kayo ay may mga comment o suggestion, mag-comment below. Diyan sa ano, pindutin na rin ninyo yung bell button para malagi kayo naka-update sa aking mga vlog. At kung kayo ay may mga baril at may mga problema, oh, what's the problem? Pwede rin ninyong i-suggest sa akin na ating talakayin sa aking mga darating na YouTube. Maraming salamat po. Sana ay mag-enjoy kayo sa inyong pagpa-practice. At ingat lamang po. Lagi ninyong katandaan ang 4 major rules ng ating gun safety. Ay, sa mga gun safety po, kung gusto rin ninyong talakayin natin yan, kasi instructor din po ako, nagtuturo din ako ng gun safety at saka kung mga tips ng tamang pagputok, kung paano kayo bibilis ng pagputok, mga draw and fire, mga acquisition ng mga multiple target, yung mga practical shooting at saka defensive shooting, pwede ko po kayong turuan yan. Basta mag-suggest lang po kayo at kayo ay aking pagbibigyan. Yes! We are ready, able, and vegetable. Este available. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power and God bless.